paano ba maging tunay na attractive? Yan ang pag-uusapan natin sa video ito. Kapag sinabi nating attractive, ano ang una nating naiisip? Siyempre, yung magagandang babae at lalaki, di ba? Nakabase lang tayo sa physical appearance ng tao. Kung katulad ka ng karamihan na naniniwala na itsura ang baguhin para maging attractive, nagkakamali ka. Kasama naman ang itsura sa points, pero alam mo ba kung ano ang mas attractive? Kung paano ka mag-isip at kung paano mo dalhin ang iyong sarili. Hindi mo na kailangang magsuot ng branded na mga damit o yung mga uso na damit. Hindi naman yan basihan ng pagiging attractive mo. Hindi rin dahil mataba ka o payat ka ay hindi ka na attractive. Kung gusto mong maging tunay na attractive, baguhin mo ang iyong mindset upang mailabas mo ang iyong likas na kagandahan. Paano natin yan magagawa? May 10 paraan na ituturo ko sa iyo ngayon. Number 1, don't fake yourself. Maraming impluwensya sa mundo na makakapagpabago ng ating kaisipan. Minsan pinipeke natin ang ating sarili para matanggap nila tayo. Nire-reject natin ang ating sarili. Paano ka maging attractive kung peke ang pagkatao mo? Hindi ka magiging attractive niyan. Being yourself is all about knowing what you believe in and knowing the values that you live by. Kung pinipeke mo ang pagkatao mo, ibig sabihin na wala kang tiwala sa sarili mo at hindi mo nire-respeto ang tunay mong pagkatao. Mas may tiwala ka pa sa iba. Marami na rin ang mga taong nagtatago sa likod ng kanilang maskara. Kung peking persona ang iniharap mo sa mga tao, peking tao rin ang maa-attract mo. Lahat ng ginawa mo sa sarili mo ay babalik sa'yo. False persona equals false relationship. Wala namang dahilan para itago mo ang iyong pagkatao, di ba? Natatakot ka ba? Kung may nakakatawa kang kamalian na nagawa o may pangit kang nakaraan, huwag mong itago yon. Huwag kang magpanggap. Huwag kang matakot. Maiintindihan ka ng mga tao. Dahil tayo namang lahat hindi perpekto. Yakapin mo ang iyong katangian. Kapag nagpakatotoo ka, mas maging attractive ka. Huwag mong ikahiya ang mga pagkukulang mo, mga kabiguan mo, mga pagkakamali mo, ang nakaraan mo, ang tunay mong pagkatao. Kung tanggap mo ng buo ang sarili mo, mas madali ka ring matanggap ng ibang tao. Kung mahal mo ang sarili mo, mas madali mo ring mahalin ang ibang tao at mas mamahalin ka nila pabalik. Habang tumataas ang respeto mo sa iyong sarili, mas re-respetuhin ka rin ang ibang tao. Tataas din ang level ng iyong confidence. Number 2, magpaka-positibo ka. Nakaka-apekto ang mga salitang binibigkas natin o ang mga kinikilos natin sa ating sarili at sa ibang tao. Iwasan mong maging negatibo. Kailanman ang taong negatibong magsalita at negatibong kumilos ay hindi attractive. Na-attract ka ba sa taong negatibo lang ang bukang bibig? Sa taong negatibo lang ang ginagawa? When it comes to love, wala nang pakialam ang mga tao sa kinikilos ng iba. Naghahanap lang kasi sila ng pagmamahal para lang maging masaya. Doon pa lang, mali na. This is why most relationships fail. Kapag kasi positibo ang lumalabas sa bibig mo, nakakagaan yun ang pakiramdam ng ibang tao at maa-attract sila sa'yo. Kung positibo tayo, magiging masaya tayo at confident pa. A positive person is a sexy person. Totoo yan, lalabas ang tunay mong enerhiya. Mag-glow ang mukha mo. Mas lalo kang bumata, mas lalo kang gumanda. Resulta kasi ito ng tunay na kasiyahan at nabubuhay ang iyong buong katawan. Samantalang ang negatibong mga salita o mga kinikilos mo ay parang tinik sa'yo at sa ibang tao. Matatakot ang tao sa'yo kapag lalapit ka sa kanila. Bakit? Nagdudulot yan ng kapahamakan eh. At ayaw ng mga tao ng ganung buhay. Negative people will suck the energy from the room. It's an unattractive behavior that holds people back and they're often unaware of it. Lahat na lang ng magagandang sitwasyon ay hinahanapan ng butas. Kahit tama ay ginawang mali. And this can frustrate other people and cause unnecessary stress and worry. Number 3, makinig ka ng mabuti. Speak less, listen more. Alam mong naririnig mo na yan. Ang pagsasalita ay biyaya sa atin ng Diyos. Biyaya sa atin ng Diyos ang lingwahe natin. Kapag sumobra naman ang paggamit ng ating bibig, nakakairita naman ito sa mga tao. Babae ka man o lalaki, alam kong naa-attract ka sa mga taong tunay na nakikinig at naiintindihan ka. Di ba? Listening is the way you actually connect with people. Kapag kasi nakikipag-usap tayo sa iba, tapos feeling natin na talagang nakikinig ang taong kinakausap natin, pakiramdam natin na ligtas tayo sa kanilang tabi at pakiramdam natin na understanding silang tao. Madali mong mapaibig ang isang tao kung pinapakinggan mo sila ng mabuti. At hindi lang bastang nakikinig, intindihin mo rin ang kanilang sinasabi. Di ba't nakakairita yon kapag nagsasalita ka
Tapos uulitin mo naman kasi hindi nakikinig yung tao. Minus points yun sa pagiging attractive mo. Ang pakikinig ay hindi lang importante sa relasyon. Importante din ito sa lahat ng aspeto ng ating buhay. We all see things from different perspectives. And the only way to come together is to listen to the other person. Listening makes you attractive. Number 4, tumawa ka. Bakit naging attractive tayo sa ganyang katangian? Dahil lahat tayo ay isa lang ang layunin. Gusto nating sumaya. Kapag tumawa ka, ibig sabihin na masiyahin kang tao. Gusto natin ng mga taong may sense of humor, di ba? Ayaw natin ng mga sobrang seryoso sa buhay. Yung kahit maliit na bagay o maliit na pagkakamali ay pinuproblema. Serious people are boring people. May 5 dahilan kung bakit attractive ang taong palatawa. Number 1, sila ang mga taong ang sarap kasama. Number 2, nakakagaan sila ng pakiramdam. Number 3, parang wala silang problema at gusto rin natin ng ganun. Number 4, nag-glow ang kanilang physical na anyo. Number 5, nakakahawa ang ganung katangian. Laughter is basically an action that depicts and portrays a state of happiness. People who are happier in life tend to laugh more. Hence, they seem more attractive because everyone wants to have positive and happy vibes around them. It's an inbuilt human tendency to crave for happiness. Number 5, ngumiti ka. Malamang sasabihin mo, pareho lang naman ang tawa at ngiti. Parang pareho, pero hindi. Gaya ng humor at comedy, parang pareho, pero hindi. A smile is a facial expression. Laughing is a physical reaction. Nakuha mo ba ang punto? Ang pagngiti ay hindi lang attractive. Nakakahaba din ito ng buhay. Nakakabawas din ng stress. Maniwala ka man sa akin o hindi, ang ngiti ay nakakabawas ng stress. There's a good chance your mood will change for the better. Isipin mo na ang ngiti ay parang natural na antidepressant. Ang ngiti ay hindi lang attractive. Nakakatulong din ito para ma-boost ang ating immune system. It helps our immune system to function more effectively. The reason why smiling makes you attractive is because it indicates a positive, approachable, and likable person. The world is a difficult place. Showing a positive facial expression can enrich someone's day. Number 6, magtiwala ka sa sarili mo. Dapat may tiwala ka sa kakayahan mo, sa ginagawa mo, sa pagkatao mo. Dapat confident ka sa sarili mong katawan. Lalaki ka man o babae, na-attract tayo sa taong confident sa sarili niyang balat. Paano tayo maging attractive kung pangit ang iniisip natin tungkol sa ating sarili? Kung sa isipan mo palang hindi na maganda, paano na kayo yung mga taong nakatingin sa'yo? Paano ba taasan ang kumpiyansa sa sarili? Paano ba magtiwala sa sarili? Harapin mo ang iyong takot. Isa yan sa mga dahilan kung bakit wala kang tiwala sa sarili mo. Kasi may kinakatakutan ka. Iniisip mo na ang mga bagay na kinakatakutan mo ay mas malaki pa kaysa sa'yo. Hindi mo nilalapitan ang crush mo kasi takot kang mapahiya. Bakit ka takot? Kasi wala kang kumpiyansa sa sarili mong diskarte. Gusto kong gawin mo ang mga bagay na kinakatakutan mo. Siguro may tatanong mo, paano kung mabigo ako? Simple lang, gawin mo ulit. The more you try, the better you'll be, and the better your confidence will grow. Failure is not something to be feared. You've got this, okay? Number 7, makipag eye-to-eye contact ka. Sabi nga nila, the eyes are the windows to the soul. Eye contact and attraction are very strongly linked. Sa pag-eye contact kasi makikita kung gaano ka ka-confident. Nagpapahiwatig din ito na interesado ka sa taong kausap mo. Interesado kang makinig sa kanyang kwento. Number 8, huwag kang magreklamo. Kung palagi ka lang nagre-reklamo, ibig sabihin na toxic ka. At walang taong toxic na attractive tingnan. Palagi ka lang nagpo-focus sa problema, sa halip na solusyon. Ang masama pa, magiging habit mo na to. The more you focus on the negative, the harder it gets to switch into a positive mindset. Pati pagka-innovative mo, mawawala na rin. Inaakala mo kasi na wala nang pag-asang magbago ang buhay, kaya hindi ka na rin umaaksyon. Kapag wala kang ginagawa sa buhay, walang masyadong lalapit sa'yo. Kasi ikaw nga mismo sa sarili mo, nakaramdam ka ng kawalan ng pag-asa. Paano pa kaya ang ibang tao? Iniisip din nila na wala silang future kapag kasama ka. Lahat ng iniisip ng mga tao tungkol sa'yo ay nag-umpisa yan sa isip mo. Yes, it promotes toxic relationships. Kaya huwag puro reklamo kasi nakakabawas yan ang kagandahan mo. Number 9, maniwala ka na attractive ka. Mahirap maging attractive kung hindi ka naniniwalang attractive ka. Madali lang kasi magsabi na attractive ako. Pero kumusta naman ang kalooban mo? Naramdaman mo ba?
Tayong lahat ay attractive sa sarili nating paraan. May mga katangian tayo na attractive. The ability to believe in yourself can change your life. Maglaan ka ng oras na mag-isip kung ano ang mga katangian mo, kung sino ka talaga, at kung ano ang importante sa'yo. Kung gusto mong maging attractive ka, maniwala ka muna na attractive ka. Your thoughts become words, and your words become your actions. If you continue to tell yourself that you believe in yourself, eventually, you really will believe in yourself. It's that simple. Number 10, buksan mo ang iyong puso. Dapat ikaw yung tao na madaling lapitan. Magsalita ka, kumilos ka, base sa nararamdaman mo. Huwag mong ibahin ang kinikilos mo kung hindi naman yan ang normal mong galaw. Mahahalata ng ibang tao na hindi ka confident. Ibahagi mo sa kanila ang mga iniisip mo at damdamin mo. What you share about yourself should encourage others to come in, so to speak, and make contact with you, to involve themselves with you. Mahirap magbukas ng puso kasi madali tayong masasaktan ito. Pero ito ang tanging paraan na maipakita mo sa mga tao na isa kang tapat na tao. Remember to be grateful and remember how good a life you have. When you aren't happy, think about things in your future that make you excited.